para din po sa pangarap ng papa ko na hindi natupad. Tatry ko punto pa rin yung gusto ng papa ko. Maging player ng PBA. Nung nakaraang episode, nakilala natin ang batang Iverson ng Imus na si John Mark Pontino. At sa kanilang ginawang 3x3 game, ay may nakalaban silang mala NBA player ang laki. Sa height nitong 6'6", size 15 ang sukat ng sapatos, at kaka-17 pa lang nito noong nakaraang Hunyo. At maaari pang umabot hanggang 6'10 ang kanyang taas. Siya na kaya ang susunod na miyembro ng Batang Gilas Pilipinas? Grabe naman to, Igan! Anong height mo? 6'6 po. Sa naganap na 3x3 game noong nakaraang episode, takaw pansin ang 17-year-old center at tubong Bacoor Cavite na si Drex De Los Reyes. At para mas makilala pa natin ang batang big man na ito, inimbitahan namin si Drex dito sa ating private court. Ako nga pala si Drex De Los Reyes from Bacoor, Cavite. 17 years old, 6'6". Yun, so kasama natin si Drex. Yun. Kamusta, Drex? Ito, nakakalaro lang kanina. So, nakikita natin si Drex na nanlilit ako. So, para makita natin kung gaano talaga kalaki si Drex, para sa normal na edad niya, 17 years old, tatawagin natin si Kali Ebing, papakita natin kung laki. Gaano kalaki si Drex. So, ang height ni Kalye is 5'4 ako. 5'4, tapos itatapat mo sa 6'6, tiyo. Hanggang balikat ka lang. Eh, ganyan eh. Ready, go! Balita ko, lagi kayo naglalaro ni Drex. Nakalaro namin siya sa sa private court namin. Magiging ka-training na rin namin, magiging team batang Kalye na rin. Yun, no? So madadagdagan pala kayo ng isang big man na malaki. Malaking tulong raw kay Drex sa kanyang pagpapakondisyon mula nang makasama niya ang team Batang Kalye. Nakilala ko po sila Kalye simula po nung naka-tune up namin. Parang napaano na rin po ako sa nila, sa team nila. Naging way naman po tong pagiging yung paglalaro po, kasi parang simula po nung naka-tune up namin sila, parang nagdire-diretso po, ito po napunta po ako dito sa Hoopex. Nasa dugo na daw talaga ng pamilya ni Drex kaya tumangkad ito ng ganito. Drex, may lahi ba talaga yung matatangkad? Oh, yung papa ko nga, sabi ko sa inyo 6 feet, tapos mama ko 5'8". Kaya talagang malaki kami lahat. Pero nagtataka ako kasi 6 flat lang yung airpods mo, pero ikaw 6'6". Oo, kahit ako nagtataka ako, ba't ako lumaking ganito? At sabi pa ng kanyang mga naging coach noon, ay maaari pang tumangkad si Drex. Anong height ba yung sinabi sa'yo? 6'9 to 6'10 po. Grabe, 17 years old ka pa lang, talagang aabot ka dun sa height na yun. Kahit mga pinsan ko, mas malaki pa nga sa akin yung iba. Oh? Mayroon akong pinsan 6'6 player ng IPU. Ipinanganak noong June 24, 2004 sa Bacoor, Cavite. Naging amateur basketball player din ang kanyang amang si Leonardo. At veterano sa mga panalay o ligang labas. Yung airpads mo ba ay nakaabot ng mga panahong PBL or PBA? Ay wala, hindi po siya umabot. Yung dapat makakapasok siya sa PBA, yung parang tryout po. Napilayan po yung kasama niya, kaya dinala po nila sa hospital. Hindi din po siya natuloy. So hindi siya natuloy. Kaya po ako nagsumikap mag-basketball para din po sa pangarap ng papa ko na hindi natupad, na gusto niya din po kasi maging player ng PBA. Pero hindi po natupad. Parang ako na lang po, tatry ko po ito pa rin yung gusto ng papa ko.
tinatawag ka daw na Anthony Davis, saan ba nagsimula yun? Siguro po yung mga dunk ko dun po, yung parang kasi pares kami ng galaw, yung dunk ko. Tsaka siguro yung ano mo, yung eyebrows mo, pares na. Dikit. Wala nga daw interes si Drek sa basketball noong nasa grade school pa ito. Kailan ka nag-umpisa mag-basketball? Simula nung dinala ko ng tropa ko sa training, si John Kenneth Taigo po. Doon ko po nahilig yung laro ng basketball. Tapos napatraining na po ako hanggat lumaki po ako ng dunk. Mga ilang edad yun? Tsaka anong height ka? Mga ano lang po ako noon, 8 years old. Tapos mga 5'8", 5'9". 8 years old, 5'8"? Kaya hindi ko siniseryoso yung basketball dati. Parang ang basketball, parang ano ko lang, papawis yung ganun lang. 12 years old si Drex nang napansin niya na mabilis ang kanyang pagtangkad. So kailan mo siya nahihiligan, kumbaga seryoso yung basketball? Ito nung mga nag-aral ako dun sa Borol National High School. Parang pinuntahan ako ng coach para kunin ako lumaro sa school. Mga 13 po ata ako nun, tapos nasa 6 flat na po ata ako. Ano mga program yun dun sa school mo? Ayun yung Bacoor Meet, Intrams, yung mga ganun na Inter-Annex, yun lang po yung nalaroan ko. Ayun, napadpad ako sa Bacoor National High School at yung mga public lang po siya, pero nagko-compete din po sila sa mga private school na katulad ng mga St. Francis. So nung pagdating mo doon sa school na yon, paano pinagandahan yung mga liga? Ayun, yung disiplina lang sa sarili at sunurin mo yung coach mo kung ano yung talagang inaano sa'yo. Pinatraining po ako ng yung one-on-one training po. Yung pinadress po ako ng mag-isa, yung kami lang po dalawa sa court. Oh. Hindi po pinapunta yung mga teammates ko para po, parang paanoin po yung katawan ko sa larong basketball. Tinuruan ka ng fundamentals po, yung mga ikot ko po, yung mga post-race shot, ko. Hook shot, no? Yun po yung talagang tinuturo sa akin ng one-on-one na training po. At dahil bago lang kay Drex ang mga training sa basketball, ay madalas itong mapagalitan ng kanyang coach. Ayun po yung mga hindi po ako makasabay kasi po yung katawan ko, yung walang kondisyon. Hirap na hirap po ako nun, lagi po ako napapagalitan ng coach kasi lagi po akong pagod, yung ganun. Pero ngayon po, parang nakasabay naman na po ako. Siyempre, big man ka, no? Pag big man ka, mas magiging dominate ka sa baseline, no? Si Coach Kenneth, isa sa gumagabay ngayon kay Drex para mas ma-improve nito ang kanyang skills ngayong panahon ng pandemya. Ang gusto kong ma-improve sana kay Drex since na mag-start pa rin siya sa akin, nakasama ng Team Calye, no, maging dominant siya lalo sa baseline, no, sa paint. More on dito sa Pilipinas, hindi naman ganun kalalaki yung mga players natin. So si Drex is advantage na talaga is since na bata pa siya, then 6'6 na kagad yung height niya, mas magiging maigi sa kanya kung magiging dominant siya lalo sa ano, sa ilalim. Then lower the body, pag receive mo ng bola, secure the ball, dribble mo na siya ng dalawa. So mismatch na kagad yung kalaban, pwede mo na siyang ilap. Dahil sa dumaan na pandemic, medyo natenga yung resistensya niya. So, ang ibibuild ko sa kanya unang-una is yung stamina. Kailangan na yung cardio kasi para may pagsabayan ulit siya. Para ma-enhance din yung quickness nila, yung bilis nila. Then, yung footwork. Iba talaga pag matangkad. Pakitaan mo ako ng mga tinuro sa'yo. At para masubukan ang tigas nito ni Drex. Grabing bata ito. Ang bigat ang sa katawan. Grabe to si Anthony Davis, ganyan pala magbantay ng big man. Kasi napansin ko kanina habang nag-dilis kami, medyo hindi pa ganun ka fully yung ano niya, yung footwork niya. So kailangan i-build up po natin yun para ma-execute niya ng mabilis yung ginagawa namin. Gusto ko yung mindset niya is huwag siyang magsasawang mag-explore, no? Continue learning kasi wala namang limitasyon sa pagkatuto. So yun lang lagi kong papaalala sa kanya para lagi siyang bumalik ng bumalik sa training namin. Grabe si Anthony Dave. Inakdakan ako.
Grabe, ang bigat mo. Ina-expect ko yung parang mga ano pa lang, baby pa lang na big man. Pero nung binantayan ko siya, inuusog ko siya. Ang bigat niya rin talaga para sa 17 years old. Early 2020, na-scout si Drex ng Letrans Squires. Inoferan ito ng full scholarship at i-represent ang Letrans sa NCAA Juniors. Kinuha ka daw ng Letrans. So paano ka na-transfer ng Letrans? Yung papa ko kasi, yung tropa niya yung ano, yung coach dati doon si Valenzona, okay. Coach. Tapos dinala po ako doon. Okay. Tapos ayun po na ano na po, nakuha po ako. Nag-tryout ka? Opo, full scholar po ako doon. Yun. So ano ka na pala, no? Letrans Squires. NCAA. Oh. Hindi nga po ako maabot sa laro eh. Kasi bigla pong ganito pandemic. Malaking bagay na rin yung mag-scholar ka kasi nga pandemic ngayon habang kahit walang laro at least napapakinabangan mo. Yung hirap ng buhay kasi nakuha pa rin po ako. Anong nais mong patunayan na nasa Letrans ka? Kahit nag ano, kahit nag-pandemic, may kondisyon pa rin po ako. Gusto ko pong pakita na guard ako sa basketball. Mission ni Drex na tuparin ang pangarap ng kanyang ama na maging isa siyang pro player. Pero para sa kanya, nais pa niya itong higitan. So sa ngayon, ano ba talaga yung pinaka-greatest dream mo sa paglalaro ng basket? Gusto ko po talaga maging PBA player katulad ni Pardo. Kahit yun na lang po muna. Kasi mahirap naman po makapunta ng D-League sa America. At balang araw, may represent niya din ang Pilipinas sa International League. Gusto ko rin naman po maging Philippine team, yung Manggiles Pilipinas ko, para ma-represent po yung Pilipinas. Isa din po yung sa mga pangarap ko na sana matupad. Abangan sa susunod na episode. Pinagsama-sama namin ang mga kabataang aspiring players na naitampok natin dito sa Hoopex Basketball. Para sa isang 4v4 challenge. Laban sa kilalang basketball powerhouse sa Caloocan. Aasahan ba natin mga alley-oop pass mo kay Drex? Oo, aasahan niyo, makikita niyo. Alley-oop! Ito ang laban na di nyo dapat palampasin. Oh my God!